Oh, huwag kayong matakot. Ang video na ito ay hindi tungkol sa pagbasa ng isip ng tao tulad ni Edward Cullen ng Twilight. Mga vampira lamang ang kayang gawin yon, kung totoo nga talaga sila. Ito ay magiging tungkol sa pag-alam higit pa sa mga salita sa kung ano ang nais sabihin ng ibang tao. Ito ay tungkol sa pag-sense na kung ano ang tunay nilang ibig sabihin kahit nakabaligtaran nito ang kanilang sinasabi. Ang abilidad na basahin ng maayos ang tao ay magkakaroon ng malaking epekto sa iyong social, personal at work life. Kapag nauunawaan mo kung ano ang nararamdaman ng isang tao, maaari mong ibagay ang iyong mensahe at communication style upang masigurado na matatanggap niya ng maayos ang iyong sinasabi. Hindi ito mahirap. Cliché man pakinggan, pero hindi mo kailangan ng special powers upang matutunan kung paano basahin ng mga tao. Kaya naman, narito ang 17 tips para sa pagbabasa ng mga tao like a pro. Let's begin! Be objective and open-minded. Bago mo subukang basahin ng mga tao, kailangan mo munang sanayin ang iyong pagkakaroon ng bukas na pag-iisip. Huwag mong hayaan ang iyong mga emosyon at mga nakaraang karanasan na ma-impluwensya ng iyong impressions at mga opinion. Kung huhusgahan mo agad ang mga tao, magdudulot ito ng pagkakamali sa pagbabasa mo ng tao. Maging objektibo sa pagharap sa bawat interaksyon at sitwasyon. Ayon sa isang psychologist, ang lohika lamang ay hindi magsasabi sa iyo ng buong istorya ng sinumang tao. Kailangan mong sumuko sa lahat ng mahalagang forma ng impormasyon upang matutunan mo kung paano basahin ang mahalaga na non-verbal cues na ibinibigay ng mga tao. Ayon pa sa kanya, upang makita mo ng maayos ang isang tao, manatiling objektibo at tumanggap ng impormasyon neutrally nang hindi mo ito binabago. Pay attention to appearance. Sinasabi ng isang psychologist na sa pagbabasa ng tao, subukang pansinin ang kanilang itsura. Ano ba ang kanilang suot? Nakaporma ba sila para sa tagumpay na nagpapahiwatig na sila ay sobrang ambisyoso? O sila ay nakasuot lamang ng pantalon na t-shirt na ibig sabihin ay comfort? Mayroon ba silang pendant tulad ng cross o Buddha na nagpapahiwatig sa spiritual values? Ano man ang kanilang suot, makakaramdam ka ng bagay mula rito. Sinasabi ni Sam Gosling, isang personality psychologist sa University of Texas, na dapat kang magbigay ng atensyon sa identity claims. Ito ang mga bagay na pinipiling ipagyabang ng mga tao sa kanilang appearances, tulad ng t-shirt na may slogans, tattoos o mga singsing. Ayon sa kanya, ang identity claims ay mga maingat na statements na ginagawa natin tungkol sa ating attitudes, goals, values at iba pa. Isa sa mga bagay na sobrang mahalaga na tandaan tungkol sa identity statements ay na dahil ito ay maingat, maraming tao ang nag-a-assume nagiging manipulative tayo sa kanila at hindi tayo nagiging totoo. Ngunit sa tingin ni Sam, na wala pa masyadong ebidensya na ito nga talaga ang nangyayari. Sa tingin niya, sa kabuuan, ang mga tao ay nais talaga na makilala. Gagawin rin nila ito upang maging maganda sa paningin ng iba. Mas pipiliin nilang makita bilang totoo kaysa makita ng positibo kung sila ay papipiliin. Pay attention to people's posture. Ang posture ng isang tao ay maraming sinasabi tungkol sa kanyang attitude. Kung mataas ang kanyang ulo, ibig sabihin sila ay may malakas na kumpiyansa sa sarili. Kung naglalakad sila na parang natatakot, tanda ito ng low self-esteem. Sinasabi ng isang psychologist na pagdating sa posture, tingnan ang mga senyales na ito. Watch their physical movements. Higit pa sa mga salita, ipinapahayag ng mga tao ang kanilang feelings sa pamamagitan ng paggalaw. Halimbawa, we lean toward sa mga taong gusto natin at palayo naman sa mga hindi natin gusto. Sinasabi ng isang psychologist na kapag sila ay nagli-lean in at ang kanilang mga kamay ay bukas at ang mga palad ay facing up, isa itong magandang senyales na sila ay kumukonekta sa iyo.
Kung naobserbahan mo na ang taong ito ay leaning away, ibig sabihin ay naglalagay siya ng pader sa pagitan ninyo. Isa pang mahalagang paggalaw na dapat pansinin ay ang crossing of arms o legs. Kapag nakakita ka ng tao na gumagawa nito, nagpapahiwatig ito sa defensiveness, galit o self-protection. Sinasabi rin ng psychologist na kapag ang isang tao ay leaning in at nang may sabihin ka ay bigla na lamang nag-cross ng arms, ibig sabihin may nasabi kang isang bagay na hindi niya nagustuhan. Sa kabilang banda, ang pagtatago ng mga kamay ay nangangahulugan na may tinatago sila. Ngunit kung napansin mo na kinakagat nila ang kanilang labi o mga kuko, ibig sabihin ay sinasubukan nilang pakalmahin ang kanilang mga sarili sa ilalim ng pressure o ng isang awkward situation. Try to interpret facial expressions. Unless ikaw ay master ng poker face, ang iyong mga emosyon ay makikita sa iyong mukha. Ayon sa isang psychologist, maraming mga paraan upang basahin ang facial expressions. Ang mga ito ay, kapag nakakita ka ng malalalim na frown lines na nabubuo, ipinapahiwatig nito na ang tao ay nangangamba o overthinking. Isa pang bagay na dapat bantayan ay ang pursed lips, na nagiging tanda ng galit, contempt at bitterness. Bukod pa rito, ang clenched jaw at teeth grinding ay mga tanda ng tensyon. Don't run away from small talk. Maaaring hindi ka mapakali pagdating sa small talk, ngunit maaari itong magbigay sa iyo ng oportunidad na ma-familiarize ang iyong sarili sa ibang tao. Ang small talk ay nakakatulong upang obserbahan kung ano ang pag-uugali ng isang tao sa normal situations. Tapos maaari mo itong gamitin bilang isang benchmark upang eksakto mong makita ang anong makakaibang behavior. Sinasabi ng isang psychologist na maraming errors o pagkakamaling ginagawa ang mga tao kapag sinusubukan nilang basahin ang mga ito. Isa na rito ay na hindi nila malaman ang baseline ng kung paano sila kumikilos sa normal na sitwasyon. Scan the person's overall behavior. Minsan, ina-assume natin na kapag ang isang particular na kilos ay nagawa na, tulad ng pagtingin sa sahig sa oras ng pag-uusap, ibig sabihin ng tao ay ninenerbiyos. Ngunit kung ikaw ay familiar na sa tao, malalaman mo kung ang tao bang ito ay niiwasan ng eye contact o nare-relax lang talaga siya kapag tumitingin siya sa sahig. Ayon sa isang dating counterintelligent agent ng FBI, ang mga tao ay may iba't ibang patterns of behavior at ang ilan sa mga ito ay maaaring mannerisms lamang. Kaya ang paggawa ng baseline ng normal behavior ng ibang tao ay makakatulong sa iyo. Matutunan kung paano malaman ang anumang kakaiba sa usual behavior ng isang tao. Malalaman mo na may kakaiba kapag napansin mong may pagbabago sa kanilang tone, pace, o body language. Ask direct questions to get a straight answer. Upang makakuha ng diretsyong sagot, kailangan mong umiwas sa malalabong tanong. Parating maghanda ng mga katanungan na kinakailangan ng diretsyong sagot. Tandaan na huwag guluhin ng isang tao habang sila ay sinasagot ang iyong tanong, kundi maaari mong obserbahan ang mannerisms ng tao habang sila ay nagsasalita. Antabayanan ang mga action words na kanilang bibigkasin upang makakuha ng impormasyon sa kung paano mag-isip ang tao. Halimbawa, kung sinabi ng iyong boss na nagdesisyon na siya na mas piliin ng brand X, ang action word dito ay nagdesisyon. Ang isang salitang ito ang nagpapahiwatig na sa malamang ang iyong boss ay una, hindi papago-bago ang isip. Pangalawa, tinimbang na ang iba't ibang pagpipilian. At pangatlo, pinag-iisipan ng mabuti ang mga bagay-bagay. Ang action words ay nagbibigay ng insight sa kung paano mag-isip ang isang tao. Notice the words and tone used. Kapag nakipag-usap ka sa isang tao, subukang pansinin ang mga salitang ginagamit nila. Kapag sinabi nila na ito ang kanyang pangalawang promotion, ibig sabihin ay nais nilang malaman mo na na-promote sila kamakailan lamang. Guess what? Ang mga ganitong klase ng tao ay nag-rely sa iba upang paigtingin ang kanilang self-image. Nais nila na purihin mo sila upang maging maganda ang pakiramdam nila para sa kanilang sarili. Ayon sa isang psychologist, dapat mo rin antabayanan ang tono na ginamit.
Ayon sa kanya, ang tono at lakas ng ating boses ay maraming sinasabi tungkol sa ating mga emosyon. Ang sound frequencies ay gumagawa ng mga pagninig. Kapag nagbabasa ka ng tao, pansinin kung paano ka naapektuhan ng kanilang tone of voice. Tanungin ang iyong sarili, nakaka-relax ba ang kanilang tono o ito ba ay nakakairita? Listen to what your gut says. Makinig sa iyong kutob lalo na sa unang beses mong makita ang tao. Magbibigay ito sa iyo ng isang malalim na reaksyon bago ka magkaroon ng tiyansa na mag-isip. Ang iyong kutob ay magpapahiwatig kung ikaw ba ay at ease o hindi ka pagkasama ang tao na ito. Ayon sa isang psychologist, ang iyong kutob ay mabilis na lumalabas, isang paunang response. Ito ang iyong internal truth meter na nagpapahiwatig kung mapagkakatiwalaan mo ba ang mga tao. Feel the goosebumps if any. Ang goosebumps ay nangyayari kapag nakakasalamuhan natin ng mga tao na nakakapag-inspire sa atin. Maaari rin itong mangyari kapag ang isang tao ay may sinasabing may malaking epekto sa atin. Kapag tinignan natin ang mga pag-aaral sa chills bukod sa natural na response ng katawan natin sa lamig, tila ang musika ang tumutulak dito, pati na rin ang mga nakakaantig na karanasan at maging mga pelikula. Ito ang sinabi ng isang psychologist. Bukod pa rito, nararamdaman din natin ito kapag naranasan natin ang deja vu, isang pagkilala sa isang tao na tila dati mo pang kilala, kahit na hindi mo pa naman kailanman siya nakikita. Pay attention to flashes of insight. Minsan, maaari tayong magkaroon ng aha moment tungkol sa mga tao. Ngunit maging alerto dahil ang mga insights ay mabilis sa dumarating. Minsan may tendensiya na makaligtaan natin ito dahil pumupunta agad tayo doon sa next thought hanggang sa mawala na ang critical insights. Sense the person's presence. Ibig sabihin nito na mayroon tayong pakiramdam ng pangkalahatang emotional atmosphere na nakapaligid sa atin. Kapag binabasa mo ang mga tao, subukang pansinin kung ang tao bang ito ay may friendly na presensya, na inaakit ka o tila nakaharap ka sa pader kaya ka lumalayo. Ayon sa isang psychologist, ang presensya ay ang pangkalahatang enerhiya na inilalabas natin. Hindi ito kinakailangang sumasang-ayon sa ating mga salita o kilos. Watch people's eyes. Sabi nila na ang mga mata natin ay ang pinto tungo sa ating mga kaluluwa. Naglalabas sila ng malalakas na enerhiya. Kaya naman magbigay ng oras sa pag-oobserba sa mga mata ng tao. Kapag tumingin ka, nakakita ka ba ng caring soul? Masungit ba sila? Galit o guarded? Ang mga mata ay kayang ipahiwatig kung tayo ba ay nagsinungaling o hindi. Kaya nilang magsilbi bilang isang good detector sa kung anong klase ng tao ba ang nasa harap mo, sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa laki ng pupil nito. Don't make assumptions. Tandaan na ang assumptions ay nagresulta sa misunderstandings. Kapag agad kang nagbibigay ng assumptions kahit na hindi mo pakilala ang tao, nagdadala ito ng mas maraming gulo. Maraming ginagawang errors ang mga tao kapag binabasa nilang iba at isa na rito ay ang hindi pagiging conscious sa kanilang biases. Halimbawa, kung sasabihin mong ang iyong kaibigan ay galit, ano man ang sabihin o gawin nila ay magmumukhang itinatagong galit sa iyong tingin. Ang susi sa pagbabasa ng tao like a pro ay ang mag-relax at panatiling bukas ang iyong isip at maging positibo. Practice watching people. Practice makes perfect, kaya kapag mas madalas mong pinag-aaral ng mga tao, mas magiging madali na para sa iyo na basahin sila accurately. Bilang isang pagsasanay, subukang manood ng talk shows on mute. Ang panonood sa kanilang facial expressions at mga kilos ay makakatulong sa iyo upang makita kung ano ang nararamdaman ng mga tao habang sila ay nagsasalita, nang wala kang naririnig na mga salita. Pagkatapos, panoorin muli. Ngayon may volume naman, at tignan kung tama ba ang iyong obserbasyon. Isa sa pinakamahalagang bagay na dapat mong malaman ay ang kung paano basahin ang mga tao. Ginagawa ka nitong sensitibo sa mga pinagdaraanan at pangangailangan ng mga tao sa iyong paligid.
Isa itong skill na maaari mong matutunan upang mas mapaigding mo pa ang iyong EQ. Ang magandang balita ay na sino man, oo kasama ka, ay may abilidad na basahin ng mga tao. The thing is, kailangan mo lamang alamin kung ano ang dapat bigyan ng atensyon. Kung inyong nagustuhan ang aming video, ano pa bang hinihintay nyo? Kayo'y mag-like and subscribe na! At syempre, huwag nyo rin kalimutang pindutin ang notification bell para sa agarang updates. Muli kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!